Bawat storya ay may kasaysayan. Bawat kasaysayan ay may kwento. Bawat kwento ay may simula at katapusan. Magandang araw sa inyo, Artnell TV. At ngayon, tatalakayin natin ang ilan sa mga kilalang tao na may angking galing sa larangan ng panghuhula. Ngunit, ano nga ba ang hula? Ayon sa karamihan, ang hula ay isang pamahiin, turi o kuro-kuro na walang sino mang makapagpapatunay kung ito ay may katotohanan o nagkataon lamang. Ngunit, ayon sa Biblia, ang hula ay isang mensahe na mula sa Diyos, isang pagsisiwalat niya, sinasabi ng Biblia na ang mga propeta ay nagsasalita mula sa Diyos habang ginagabayan sila ng banal na espiritu. Paano nga ba tinungkol ng mga ilang kilalang tao ang mga pangunahing kaganapan sa kasaysayan dahil hanggang ngayon ay nananatili ito isang palaisipan? Sino sila at ano ang kanilang mga nakita? Halina't kilalanin natin ang mga kamangha-manghang mga propeta sa buong kasaysayan. Gapitia. Sinamba ng mga sinuunang Griyego ang isang babaeng pari na tinawag na Gapitia na nanghula ng mga digmaan sa hinaharap at sagot sa pambansang problema o suliranin. Isa sa mga nahulaan ng Gapitia ay ang Trojan War. Digmaan na tumagal sa loob ng 10 taon sa pagitan ng mga Griyego at Trojans na nagsimula noong 12th century BC. Daniel Douglas Home ay nabuhay noong 1800s sa Estados Unidos at nakilala ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagpapagaling ng mga may sakit. Nahulaan din niya ang pagkamatay ng kanyang pinsan noong siya ay 4 na taong gulang pa lamang. Marami sa tinatawag na Home ang isang pandaraya na matinik sa trickery. Ngunit ang iba ay sumusuporta sa kanyang pagkilos at sinasabing ito ay sinusubukan at totoong maika. Edgar Casey. Kung iisipin mo, ang mahulaan ang iyong sariling kamatayan ay sobrang imposible. Ngunit ito ay ginawa ni Edgar Casey. Binalaan siya ng kanyang mga pangitain na huwag gamitin ang kanyang mga psychic na kakayahan ng higit sa 2 beses sa isang araw. Dahil ito ay magdudulot ng malubhang problema sa kanyang kalusugan, ngunit ito ay kanyang binaliwala. Noong Enero 1945, hinulaan ni Edgar Casey na ililibing siya sa pang-4 na araw. Namatay siya sa isang stroke noong Enero 3, 1945 at inilibing siya sa Hopkinsville, Kentucky kung saan siya ay pinanganak. Jean Dixon. Ipinanganak noong Enero 5, 1904 sa Bidford, Wisconsin ng Estados Unidos. Nahulaan ni Jim Dixon noong taong 1970 na ang isang papa ay atakihin at magdurusa sa kanyang katawan. Ang isa pa ay papatayin at ang pagpatay na ito ang magiging panghuling pumutok sa simbahan. Ang psychic na si Jim Dixon ay nahulaan din ang tagumpay ng karera ng Oprah Winfrey. Sa palagay niyo, kailangan niyo ba ng isang mahusay na paras ng mga mata upang makita kung ano ang hindi kaya ng iba? Marahil nakasalalay ito sa inyong kahulugan ng panlim, katulad na nga lang ni Baba Bama.
isa sa pinakatanyag na Clairvoyant sa Bulgaria ay ang Baba Banga o si Lola Banga. Pinanganak na may wastong paningin, ngunit sinasabing unti-unting nawala ito matapos magdusa sa isang malaking natural na sakuna na pinakamahusay na ilarawan bilang isang buhawi. Ang mga pinsala na kanyang sinangayunan ng paghupit sa lupa ay naging dahilan upang dahan-dahang mawala ang kanyang panigin. Ang Baba Banga ay sinasabing nahulaan ang 9/11 bombing, Brexit, tsunami ng Thailand noong 2004. Talaga bang nabigyan siya ng katalinuhan na higit sa atin o isang ligaw na imahinasyon lamang? Nostradamus, kilala rin bilang Michael de Nostradamus. Si Nostradamus ay sinasabing nahulaan ang mga kaganapan na mangyayari ngayon pabalik sa 1500s. Sinasabi ng ilan na hinula ni Nostradamus ang malaking apoy sa London na naganap noong 1666. Hinulaan din niya ang Rebolusyong Pranses, ang gawain ni Louis Pasteur bilang ninong ng mga bakuna, ang pagtaas ni Adolf Hitler at pagbomba sa Hiroshima at Nagasaki. Nahulaan din niya ang pagpatay kay John F. Kennedy. Ngayon, anong masasabi niyo sa mga kilalang propeta na nabanggit? Kung may gusto pa kayong talakayin, just comment down below. Peace, Arkiel TV.